Tama ba na itong asin nyo ay makakatulong para dito sa ating masarap na dessert? So, ayan. O, tingnan nyo naman. So, kada isa niyan, 10 piso nga pala kayo. I-comment nyo na kung tigma magkano yung asin nyo sa kanto. Eto, gagamit din tayo dito ng ating mangga. O, diba? Kahit na bulok-bulok yung labas or yung balat niyan ay talagang masarap na masarap yan at magandang maganda yung loob niyan. So, medyo overripe lang ang talagang gagamitin natin dito. Gumamit pala ako ng pangkayod ng buko para kayurin natin itong ating mga mangga para pagka nalasahan natin, meron pa tayong nakakagat na buo-buo. So, sinimot ko lang yan para sayang ang katas. Itong ating evaporated milk. Buksan na natin. Yakult everyday. Probiotics, maglagay lang din tayo niyan mamaya at itong ating condensed milk. Ihalo na natin dito sa ating mangga, itong ating Yakult. Itong ating evaporated milk. Isang lata lang din at itong ating condensed milk. Sa pagkakatamis nitong ating mixture ay kayo nang bahala kung gaano karami ang condensed milk or kung gusto nyong gumamit ng condensed milk or asukal. Itong ating food coloring. Mix-mix lang natin. So ako talagang condensed milk ang kailangan na magamit dito para hindi ganun kagaspang ang kalalabasan nitong ating dessert. So halu-haluin na natin yan. Ilalagay lang natin ito sa Ziploc. I-zip natin at ilock. Tapos meron tayo ditong yelo. So isang bundle ng yelo. Tapos lalagyan natin ito ng asin. Dahil nga daw, pagka nilagyan mo ito ng rock salt, ay titigas or mas bababa ng para kang nasa freezer. So, nilagay ko lang itong ating mixture, tapos konting yellow pa, tapos asin pa. Ang gagawin natin dyan, gagamit tayo dito ng towel, magta-timer tayo para malaman natin kung totoo nga ba ang ating gagawin na kung mabubuo siya na ice cream. So, nag-timer talaga ako dyan para naman walang daya, 5 minutes. Ayan, o diba? Mix-mix pa natin, talagang dapat aalug-alugin natin yan. Ayan, so nag-timer na, time's up. Ang gagawin natin dyan, i-check na natin. Ayan na. Oy, parang wala pa rin. So hindi talaga umubra sa akin. Meron akong nakitang mga ganito, umubra daw sa kanila, pero hindi ko sure kung totoo nga ba. Joke lang. Anyway, ilagay na lang natin dito sa ice cream na container tapos ay i-freezer na lang natin. Tara, tikman na natin. Tingnan nyo naman. Masarap pa rin naman talaga yung lasa nito kahit na freezer or talaga nilagay natin sa rep or hindi na natin binit kasi hindi na natin kailangan magbit dyan. Hindi na rin kailangan i-freezer yung mga sangkap para lang tumigas dun sa pagkakagawa natin sa una. Syempre, nakita nyo naman kanina, talagang from raw. Tara, i-serve na natin. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!